Hello mga ka-construction at kasama sa Hanap Buhay bilang ka-construction worker. Welcome to my YouTube channel. Ngayon po mga ka-construction na nag-join na po tayo o nag-weld ng ating metro for the, ito po sa ating waterproofing. Ito po sa ating area. Ayan, kung makikita niyo po mga ka-construction kung paano natin pinagdidikit yung ating metro for sa pamamagitan ito ng ating gas. Ayan. Hindi naman po ito delikado na gamitin. Ayan po, nakakita nyo naman po. Kung nakakita nyo po mga construction, pinagbabaga po, kumbaga pinag-aapoy po yung parehas ng ating beto board pagka po luto na siya, tsaka po siya pagdidikitin. Ayan. Kaya ganun po siya ka-special itong ating pag-waterproofing dito. Para po tested po, para po maganda yung ating pagka-waterproofing para po hindi tumagat o tumagot yung ating tubig o hindi po siya magkaroon ng leak doon po sa ating basement. Kaya kung makikita nyo po mga traktor, ayan po, magbabagayin lang po yan, magkakuin po yan, tapos po magkasadahan po kaya para po siya ay madikit na madikit. Kung makikita nyo po yan, ganyan po siya kaganda mga traktor gamit namin dito waterproofing o betumon. Ayan, kung makikita nyo po mga ka-construction, ayan. Ayan. O, kung makikita nyo po, ayan, full weld, tapos po, ayan, makikita nyo, ayan. Ayan, dikit na dikit po yan. Hindi po yan mag-leak. Tested na po yung gamit namin, gamit na to na betumon dito. Ayan. Yung betumon nito mga ka-construction, dalawang klase na ginagamit po yung isang waterproofing, dikit lang ng rugby. Hindi po yung ginagamit dito para sa waterproofing yon. Iba po yun. Hindi po katulad nitong itong beto board na to na special. Ayan. Ayan. Nakita nyo na po kung paano siyang nagwe-weld. Ayan. 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 Katulad po nito, ito po wala pa po itong weld. Ayan. Wala pa po itong welding. Ayan. Lalagyan din po na pagbabagahin natin po yan ng apoy. Ayan. Ayan mga ka-construction, ganyan po yung aming waterproofing dito na ginagamit. Ayan. Tested na tested po yan. Yan naman po mga ka-construction. Bababa rin pa po ito ng tubig ng dalawang araw hanggang tatlong araw. Sa susunod pong araw, ibablog po rin po natin ito para makita nyo po na lalagyan po ito ng tubig. Ayan. Na mas nakakasiguro tayo na itetesting po na lalagyan ito ng tubig para lalo po nating malaman kung meron bang leak o wala para po ma-repair. Pero sa 100% po, sa dami na ng aming waterproofing dito sa aming building, dito sa Prince School Doha, Qatar, wala pong nag-leak. Ayan. Ganyan po siya. Hindi naman po delikado yung apoy na yan. Kung makikita nyo po, yan, ginagamit na ng pinagbabaga po, pinag-aapoy natin yung dalawang waterproofing, isa sa ilalim at isa sa ibabaw. So yan po, tinatapak-tapakan lang. Yan. Yan. Yan, para po siyang asphalt. Yan. Ganyan po yung aming ginagawang pag-waterproofing dito, dito sa ibabaw ng ating slab o basement. Kasi po, basement po yung nasa baba nito, kaya obligado pong lagyan ng waterproofing para po hindi mag-leak o tumulo sa ilalim. Ayan. O, ayan po. Ganyan po. At dito naman po sa ating design na paliliko-liko, mga ka-construction, kung makikita nyo po, ayan po yung sinasabi kong gasa. Ayan. 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 Kumbaga po, ayan, may gasa na po yung ating ibaba. O, itong ibaba po na to. Ayan, ayan. Kung matatanaw nyo po, ayan. Oh. Ayan. Ayan po, yung una po namin ginawa rito, ito pong ibabaw na ilalim na to, nilagyan na po ng gasa hanggang taas. Tapos po, nilagyan na rin po ng ating apati. Ayan. Sa portion po nito dito sa ikang dekorasyong paliko-liko. Ayan. Siguro po mga bukas, bukas umpisa na rin po ito at hindi na po namin magawa itong bandang taas kasi nga po nagwa-waterproofing pa rito. Ayan.
Yan po yung ating waterproofing na ni-weld na natin na pamamagitan lang ng apoy. Ayan, ayan po yung ating mga tao dito. Ayan, para maayos. Ayan, ayan po. Ayan. Yan po yung portion na yan. Ito po, ayan. Ito po yung, ito po. Hindi pa po ito na-weld. Ayan. Ayan. I-weld din po yan, mga ka-construction. Ayan, ayan. I-weld. Pare, tomorrow put water? O today? Today? Yeah. Ngayon pong araw na to, malalagyan po ito ng tubig para po matested o matesting. Ayan, kumakita nyo po. Ayan. Ganyan lang po kadali at kasimple ang pag-weld ng ating waterproofing. Ayan, ayan po. Mga ka-construction. Hello, sir. Yeah, yeah, coming, coming now, sir. Coming, coming. Ayan, mga ka-construction. Ayan, nakita nyo naman po kung paano nating ginagawa at paano tayo mag-waterproofing. Ayan. Ayan. Sige po, mga ka-construction. At maraming maraming salamat po muli sa lahat ng aking mga subscribers. At tumatangkilik ng aking mga YouTube ang aking pong pagbablog o pagbibideo ng aking mga ginagawa po rito sa French School Doha, Qatar. Ayan po. Paki-like at share at paki-panood po yung aking mga video. At maraming maraming salamat po muli sa inyong lahat. Nawa po'y pagpalain tayo ng puong may kapal sa ating gawain sa araw-araw. Maraming maraming salamat po.